Hello mga kamamshi, nagbabalik kami. Maggrocery kami. Ang kasama lang namin si Ellie kasi may pasok pa si Jamie and Olivia. Bali ano ngayon, Friday. Inaantay namin si Daddy Marco kasi yung inayos niya yung sasakyan namin. Ito, malamig, mahangin, nabuhi. Ang ganda ng jacket ni Ellie. Oh, thank you, Ma'am Josie, sa pa-jacket. Nakatingin si Ellie sa mga bata. Papasok yan sa school. Mommy cake! I like a cake! You like it? Oh, very sweet, sweet man na bata batuta. No Pringles, Daddy, please, no. No chips. Just that one. You like that? No. Okay. Oh, this one is okay, Daddy. This one is okay. I like this one. Tapos na kami magbayad. Ayan. Dito yung paa mo. Hey? Sleepy na? Ay! Yeah. Nandito na kami sa bahay. Kasama ko si Ellie dito mag grocery haul. So, ito yung mga nabili namin. Grabe mga kamamsi. Itong pinamili namin ngayon, 200 plus na. Wala kaming masyadong nabili na karni. Kumpara dati, ganito karami, mga 100 plus lang ito mga kamamsi. Ngayon, 200 plus na. Grabe talaga yung tinaas ng mga bilihin ngayon. Mapapaaray ka talaga. So, Bibi, ipakita muna. Dahan-dahan muna. So, ito, bumili kami ng chocolate kasi ano sa sale mga kamamsi. And itong raclette cheese. Itong cheese din na yan. And itong rice cassie. Nilalagay ito sa oven, mga kamamsi. Paborito ito nila, Jamie. Salami at saka itong beef. Ayan. Gagawin ko itong beef soup mamaya. At saka chicken nuggets. 50% off siya, mga kamamsi. Ha? Whip. Dahan-dahan. Alam niyo kung hindi ka marunong mag-budget dito,
Ako, mahihirapan ka talaga sa pag ano lang pera mo. Mauubos talaga. Bibi, dahan-dahan, Bibi. Mahulog yan. Ako, mahal pa naman yan na gatas mo. Ito gatas niya. So, ito, chicken nuggets. Tatlo na lang yung natitira doon, mga kamamsi, kasi marami yung bumili. And itong ano ko, cereals ko. Ito, snack. La Jamie. Mura lang ito. Isang zucchini na lang ang nabibili ko. Gatas. Ito, fresh milk. Kasi si Ellie, ano siya, powder at saka ito. Ito yung sa kanya. Ano siya, mix. Bumili ako ng walnuts. And ano ba ito? Kalimutan ko sa English. Ba yung mandel? Almond. At saka toast. Uy, yung aking helper. Bibidahan-dahan. Do you like this? What is this? Strawberry. Okay, gusto raw niya. What is this? Cheese. Uy, mainit man. Mainit man dito. Okay. Ha? Apple. Masarap ganyan yung apple kasi October ata yung harvest ng apple. Masarap ngayon. And ito, chicken. Yung ano pa, gulay, bata. Oh, ito, pak choy. Oh, ikaw, bahala. Mama, show it to them. The vegetables. Vegetables. Pak choy. Pak choy. Oh. And bread. Ayusin mo, ibigay kita kay Xiao Xiao. Xiao Xiao. Si ano, Xiao Xiao yung sa TikTok ba, na bata. Ito, cabbage nila. Yung matigas to na cabbage na yun. Binili ko kasi wala akong choice, mga kamamsi. Walang masyadong gulay doon. Ito pa ko, raisins. Grapes, oo. Ayan. Ito yung tinapay. Ito kay Daddy Marco ito. Saka bumili ako ng isang basmati rice. Ihahalo ko sa bigas na nabili ni Daddy Marco na jasmine rice. At ito pa. Goy! Ayan, bata. Nabili ako na tinapay dito pang paras ko sa tsaa. Ayan, ipakita mo dili. Bell pepper. Grabe talaga yung ano ngayon. Mga bilihin, mahal. Sobrang mahal. Siguro next year, magmahal pa ito. Ito, white ni Ellie. Carrots. Yogurt. Grocery haul, meat, Ellie patuti. Ito lang yung nabili namin na orange juice. Oh, budget. Budget. Yogurt para kay Ellie Patuti. Anong pa, Bibi? Biscuits, Bibi. Ito, biscuits. Snack nila. Ito kay Daddy Marco ito. Ito, quark. Ito yung kinakain ko. Parang ano din siya, yogurt ba? Pero maganda ito. Saging. Agoy! Ano pa? Ito, especially paborito ni Ellie kasi ito, mga kamamsi. Dalawa yung binili namin. At isa pang cheese kasi kagabi naubos namin yung cheese. O, quark. Alam na ni Ellie, quark. Bata, hindi ka na makita. O, ito, bumili ako ulit ng lemon. May lemon pa ako, kaya lang malamig na yung panahon. Kailangan may ano tayo, protection. Olive. May protection. Bibi, yung ano? Isa pa? Did it. Mahaba na yung ating. Did it! You did it! Bravo! Did it. May ano pa dito? May isa pa? Did it.
Ito yung totoong buhay dito sa Switzerland, mga kamamsi. Huwag kayong papabulag sa magandang lugar dito. Maganda yung lugar na Switzerland. Pero sa likod niyan, mahirap. Mahirap talaga. Swerte lang yung marami kang pera dito, yung may sariling bahay. Ito, bumili ako ng maraming ginger. Orange. Ah, and dito ano. Ano to? Clementine. From ano to Spain. Spain ba? Ay, bumili ako ng kalabasa. Ito. Bali ito, ano, dalawang gulay ito. Hatiin ko lang mga kamamsi. O, diba naka... Ano na tayo, tipid. Wala kaming masyadong nabili na karne. Ano lang, yung chicken and yung beef. Yun lang. Dati nakakabili kami ng... Ano pa, ibang karne. Pork. Dance first, dance. Thank you for helping mama. Thank you so much, my love. Mabait to na bata. Ma, marunong na ito mag ano dito magtrabaho. Hey, hey, put down. Ah, put you down. I give you to Xiao Xiao? No. Why? No, keep Xiao Xiao. Where is Xiao Xiao? Here. Where is Xiao Xiao? Oh, here. Ha, Xiao Xiao, come. Binibiro ko to eh. Pag pasaway siya, sabi ko, ibigay kita doon kay Xiao Xiao, ha? Wag. Ito ginger, marami ang binili ko para may pang ano ako tsaka paglaban sa sakit. Tapos lalagyan ko ng turmeric, lemon. Wait, okay. Diba, isara muna yan. So ayusin ko muna ito mga kamamsi. Ito masarap ito na cheese. Naubos namin kagabi yung isa. Saka si Olivia kumakain talaga nito. Ito snack din nila. So ayan lang mga kamamsi, yung 200 plus francs na ano namin, grocery. Walang araw lang ito. Kung sa Pinas kami, hindi mag ano kami. Tanim, di ba? Tanim ng gulay. May makukuha ka na sa bakuran. Mas maganda pa yung mga gulay natin sa Pinas ba, kasi dito. What? You want to try this? Yeah. Ay, hindi ko. Gusto pala niyang pabuksan ito. Baby, wag. Ah, hindi mo kakainin to. Yeah. Yung ano na lang, yogurt na lang. Oh. Ito na lang kainin mo. You want this? Yeah. I like. Okay, the spoon. I like yogurt, guys. Oh, where's the spoon? Kuha ka. Here. Yeah. Okay, oh. Oh, baba. Upo ka doon, ha. So, mamaya ulit, mga kamamsi, ha. Ilagay ko muna ito ng mga pinamili namin sa rep. And mag-chika tayo. Marami pa tayong pag-chichika. Chikahan ulit tayo. Tapos na ako sa kusina at nandito na rin si Olivia and Jamie. Yung mga pinamili namin na ilagay ko na sa rep, mga kamamsi. After nito, magluto ako ng aming ulam. Ang lulutuin ko yung nabili namin na beef. Sasabuan ko, lalagyan ko ng carrots at saka pak choy para makahigop naman kami ng sabaw. Kasi malamig. Sobrang lamig ngayon. At saka maraming salamat pala kay Kabayan, ano siya, Pilipina, na naninirahan sa UK. Nag-message siya sa akin kagabi kasi nanonood din siya ng aming mga vlog. Sabi niya na nakaka-relate
din daw siya sa aming sitwasyon dito sa Switzerland and sang-ayon din siya sa desisyon namin na umuwi sa Pinas. Maraming salamat kabayan. Sana dumating din yung panahon na makapag-desisyon din kayo kung gusto nyong umuwi sa atin. So ngayon naman, ikwento ko pa sa inyo yung mga ibang dahilan namin bakit naisipan na namin na umuwi sa Pinas. Diba ngayon may problema pa rin sa Israel at saka sa Gaza. Malaki ang epekto niyan dito sa Europe, mga kamamsi. Hindi na ako magsasabi pa ng kung ano-ano. Basta, magkakaroon ng malaking problema dito sa Europe. Kung nanonood kayo ng balita o nagbabasa, may nangyari diba sa Ireland na may pinagsasaksak na mga bata, matanda, at saka may nagprotesta na nanloob ng mga tindahan doon, tapos may sasakyan na sinunog, basta magulo mga kamamsi. First time lang yan mangyari sa Ireland. Ano pa lang yan ha? Paumpisa pa lang yan mga kamamsi. Kaya ano din yan na isa sa dahilan bakit namin gustong umuwi na. Walang makakapagsabi kung saan man tayo pumunta, ano na yan, safe na, di ba? Lahat ng lugar, magkakaroon yan ng mga hindi inaasahang pangyayari. Pero kami ni Daddy Marco, mas maprotektahan namin yung aming mga anak kung sa Pinas kami. Kasi dito, iba talaga. Yung paaralan, yung eskwelahan nila, Jamie, walang gwardiya mga kamamsi. Kahit sino, pwede ka na lang ata pumasok dyan. Diba, nakikita nyo naman yung mga bata dito, mag-isa lang na naglalakad, walang mga magulang. Hindi na natin alam ang panahon ngayon. Pagulo ng pagulo ang mundo mga kamamsi. Akala nyo lang na walang kaguluhan dito sa Europe, meron. Paumpisa pa lang yan. At saka, nung nasa clinic din ako, marami akong nakausap doon. Isa rin ito sa naging dahilan bakit nakapag-desisyon na kami. Marami akong nakausap doon, mga mas bata sa akin. Ito ano siya, 25 years old. Maganda yung trabaho niya dito. Ano siya, manager sa isang restaurant. Half Thai and Swiss. Nagkaroon kami ng time na heart-to-heart talk mga kamamsi. Kasi lagi siyang malungkot, lagi siyang nasa kwarto. So tinanong ko siya, sabi ko, nasaan yung pamilya mo? May mga magulang ka pa ba dito? Sabi niya, wala na akong magulang dito. Nasa Thailand yung magulang ko. Pero yung daddy ko namatay na. Bali, mami ko na lang ang buhay pero nasa Thailand. Yung tatay niya na Swiss namatay sa Thailand. Mga 1 year lang ata na nanirahan doon sa Thailand, namatay kasi nagkasakit mga kamamsi. Tapos ito naman na kaibigan ko ito sa clinic. Ito na kaibigan ko. Sabi niya, nung nag 18 years old daw siya, iniwan daw siya ng kanyang mga magulang para manirahan na doon sa Thailand. Kasi nasa tamang edad na siya, di ba mga kamamsi? Pero, malaki yung naging epekto sa kanya. May galit siya sa kanyang magulang na bakit daw siya iniwan, bakit inantay lang daw nila na mag 18 ako tapos iiwan ako bigla. Yun ang hinanakit niya mga kamamsi sa kanyang magulang. Nung namatay yung tatay niya na Swiss sa Thailand, hindi siya pumunta. Kahit nung nilibing, hindi siya nag-attend, wala. Hanggang sa mamatay na lang yung tatay niya, hindi niya nakita. At saka ngayon yung nanay niya sa Thailand, hindi sila okay. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi pwede na ganun din ang gawin ko kay Jamin, Olivia at Ellie.
aantayin ko sila na mag 18, tapos iiwanan namin ni Daddy Marco dito sa Switzerland, tapos kami uuwi. Kasi yung iba na mga kababayan natin, ganun naman ang ginagawa, di ba? Aantayin na mag 18, tapos, or kung may trabaho na, tapos yung iba uwi sa Pinas. Hindi naman lahat mga kamamsi, pero may mga ganyan yung ano nila set up. Sabi ko parang mahirap yun sa mga bata. Siguro kami na lang ang iwanan ni Daddy Marco, tapos sila na lang yung ano ba umalis. Okay lang yan sa amin. Pero kung sila ang iiwanan namin, parang hindi yun maganda. Yung kaibigan ko na yun, may trabaho siya, maganda. Maganda yung sahod niya sa restaurant. Pero deep inside, ano siya, empty mga kamamsi. Naghahanap siya ng kalinga, ng magulang. Mabuti na nga lang, may ano siya, boyfriend. Yung nanay ng boyfriend niya, yun ang nag-aalaga sa kanya. Yun ang nagdala sa kanya sa clinic. Pero sabi niya sa akin, kaya daw din siya nasa clinic kasi nga dahil sa pang-iiwan sa kanya ng kanyang magulang dito sa Switzerland. Nakakalungkot mga kamamsi. Yung iba kasi, lagi lang iniisip yung future pero hindi nila iniisip yung damdamin ng kanilang mga anak. Parang okay na sa kanila, mabigyan sila ng magandang future, makahanap ng trabaho. Pero yung damdamin naman ng mga anak, di ba? Hindi ba nila natatanong kung masaya ka ba? Yan ang iniisip ko mga kamamsi. Sabi ko kay Daddy Marco, kung future naman lang yung maibibigay natin sa ating mga anak, wag na. Ang gusto ko sa mga anak ko, masaya. Masaya mga kamamsi. Hindi lang yung magkaroon ng magandang trabaho. Mayroon ka ngang magandang trabaho, pero ano ka naman sa loob, empty ka, hindi ka masaya. Yun ang sinabi ko kay Daddy Marco. At saka sangayon si Daddy Marco, kasi alam niya ang buhay dito, mga kamamsi, sa Switzerland. Alam niya, dito puro trabaho, trabaho, trabaho. Ang importante dito, kumikita ka ng pera. Pero hindi nila nararamdaman yung feelings ng kanilang mga anak, yung mga kamag-anak nila, ganyan, wala. Marami akong nakausap na ganyan. Yung isa rin lalaki, mga 20 plus din. Maganda rin ang kanyang trabaho. Ano rin siya, parang lagi siyang galit. Sabi nung close ko na kaibigan sa clinic, Simula bata, kasi magkilala sila eh. Simula bata pa daw yan na lalaki. May problema na daw kasi iniwanan daw siya ng magulang niya. Bali, ang nag-alaga na lang daw sa kanya hanggang sa lumaki yung kapatid. Pero ngayon, yung kapatid niya may asawa na. Siya, nakatira lang siya sa apartment, siya lang mag-isa. Pero ano din siya mga kamamsi, empty. Wala. May pera pero nag-aano din siya ng pagmamahal. Pagmamahal ng isang magulang, isang kapatid. Yun ang hinahanap niya. Kasi wala siyang, may mga kapatid man, may tatay, nanay, wala. Kalat-kalat sila. Siya lang mag-isa sa apartment niya. Tingnan mo ang nangyari, nandun rin sa clinic. Worst ang problema. So yun ang gusto kong maipahiwatig sa ibang nanonood ng aming vlog. Kasi yung iba laging iniisip future, future, future. Diyos ngayon marimar. Nakakalimutan natin yung totoong ano buhay, totoong ano ba yung purpose ng buhay. Kaya ako gusto ko maging masaya yung mga anak ko. Gusto ko lumaki sila, may pamilya talaga. Ayoko na pag lumaki si Jamie, Olivia, Ellie, magkanya-kanya sila. Na
porkit may mga maganda, porkit may mga maganda na silang trabaho, magkaanuhan na sila, magkalimutan na. Ayoko lang ganun mga kamamsi. So ayan, yan ano yan mga dahilan yan bakit gusto na naming mag for good. Ayoko na kasi may nagsabi sa amin na ganyan. Kasi kinikwento nga namin na mag for good kami sa Pinas, ganyan. Yung ano nila suggestion na baka antayin niyo muna na mag 18 yung mga anak niyo or magano na ba tamang edad tapos umuwi kami ni Daddy Marco. Sabi ko hindi, parang ayoko nang ganyan, ayokong iwanan yung mga anak ko. Papalakihin ko lang sila dito tapos iiwanan ko, hindi. Mas maganda na sama-sama kami. Sa hirap at ginhawa, gusto ko sama-sama talaga kami, bahala na. So ayan lang mga kamamsi yung ano ko. Chika na naman, di ba? Ayan sa mga hindi sang-ayon, maraming salamat pa rin, pero sana isipin niyo din na yung decision namin is hindi lang para sa amin. Hindi kami selfish na mga magulang, mga kamamsi. Tapusin ko na yung video. Salamat ulit sa pakikinig ninyo sa aking mga istorya. Maraming salamat, mga kamamsi. See you sa next video. Bye-bye!